Hi guys and welcome back to my channel. Ang i-share ko sa inyo today ay ang mga kuha ko gamit ang Insta360 ONE X2 habang nagbabike. So maganda ba talagang gamitin ito habang nagbabike? Biglaan lang yung ride namin nung Sunday. Nagkayaan lang na pumunta kami sa Batondalig, which is over 25 kilometers one way, so lampas 50 kilometers yung balikan. Pero sinubukan ko itong aking 360 camera. At ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga nakuha kong videos gamit ito. I-share ko sa inyo kung ano mga nagustuhan ko dito sa camera na to. At sa bandang huli, sasabihin ko rin kung bakit hindi ito para sa lahat. Full review nitong camera na to kasi hindi ko pa talaga alam gamitin to, yung lahat ng features niya hindi ko pa talaga alam gamitin, pero yung mga sobrang basic na pwede mong magawa sa camera na to ay i-discuss ko sa inyo today. So kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, magpapakilala muna ako. My name is Jan Ray and isa akong triathlete and nagmamarathon din ako, at pinopost ko yung mga videos na tingin ko ay makaka-inspire at makakatulong sa mga gusto ring maging active ang lifestyle. So basically about swimming, biking and running, yung mga long rides, and then mga tips din sa pagbabike and sa running. Currently, I am training for my first ever Ironman 70.3. So, hindi natuloy last year kasi dahil sa pandemic. So, this year, sa June 2021, hopefully matuloy na yung first ever na 70.3 distance ko. Stick around, sana magustuhan mo ang video na to. Biker Rescue! Biker Rescue! Hello! Ako pinakamatama dito. Ang pinakamaganda at pinakamapapansin mong difference nitong 360 camera ay yung invisible selfie stick. Hindi mo makikita kung saan nakakabit sa bike ko yung camera. Pero nandyan yan. Nakikita ng mga kasama ko na nakalagay sa bike ko ang camera with the selfie stick. Pero ito, kapag ginagamit ko na, hindi na nakikita yung selfie stick. Also, ito katulad dito, mabilis ang pagtuto ko sa tricycle, pero pwede kong i-reframe ang kuha ng camera. Kasi since 360 camera nga siya, nakukuha niya lahat yung buong paligid. Pwede ko na lang i-edit sa post at i-reframe kung ano ang gusto kong ipakita sa mga videos ko. Kung GoPro ang gamit kong camera, syempre kailangan kong hawakan ng GoPro and then itutok sa tricycle and then itutok sa mga kasama ko, itutok ulit sa akin. And palaging isang kamay lang yung hawak ko sa bike. So for me, mas safe gamitin ang 360 camera. So kung nagbabalakan na kumuha ng camera para ma-document yung mga rides mo, isa ito sa maganda i-consider. Kung gusto mo malaman kung saan nakakabili nito, ilalagay ko sa description sa baba yung link, at 4 days lang nakuha ko na siya. So mas mabilis pa siya sa mga Lazada and Shopee. Nung una nagdadalawang isip ako na umorder online, pero grabe, 4 days lang ay nakuha ko na. I-click mo lang yung link sa baba para makabili ka ng camera from Insta360. Disclaimer lang, yun ay affiliate link at meron akong konting commission kapag bumili ka through that link. Kung hindi mo pa nakikita ang aking unboxing video nitong camera na to, meron akong unboxing video, ililink ko dito para mapanood mo after this video. Pinakita ko doon mga laman ng box, kung magkano, kung saan ko in order. So kung gusto mo mapanood yung unboxing, click mo lang dito. So gaya nga ng sabi ko, biglaan lang yung ride namin nung Sunday. At naisip ko lang na ilagay ito sa handlebar ng mountain bike ko. So naka mountain bike mode kami. Kasi lahat ng kasama ko naka mountain bike, hindi ko ginamit yung triathlon bike. So nilagay ko lang to sa handlebar, imagine mo. Parang ang sagwa nito kapag nasa handlebar, di ba? Parang ang laki. Masagwa siya tingnan sa live kapag titingnan mo ako habang ginagamit ito. Pero kapag tiningnan mo na yung kuha nitong camera, nakaka-amaze. So talagang natuwa ako nung makita ko yung mga kuha. Isa sa nagustuhan ko talaga sa 360 camera. So buong paligid ng camera nakukuha. Pwede mong i-reframe, itutok mo sa'yo habang nagbabike. And then, ilipat mo, ipakita mo yung paligid, yung mga kasama mo nagbabike. So, napakaganda nito para ipakita talaga yung action na nangyayari. Mountain bikers, pala kaya kayo. Mountain bikers. Oh, ay ganda ang party. Walabay lang, walabay. Thank you.
natin. 5.7K ang resolution for the 360 mode. Pero syempre, i-reframe mo pa naman yan. Respectable pa rin naman at maganda, malinaw. Maganda rin talaga yung kanyang stabilization. Siguro, kung mahilig ka talaga magbike, naranasan mo na gamitin yung mobile phone mo, yung cellphone mo. Sa pag-video habang nagbabike, di ba makikita mo minsan maalog talaga. Hindi kasi ganun kaganda yung stabilization ng most ng cellphone ngayon. Pero ito, since ito ay action camera, maganda yung stabilization niya. Talagang makikita mo na steady yung kuha mo. At may enjoy mo yung nakikita mo. Hindi siya nakakahilo. So, lilinawin ko lang, ito ay Insta360 1X2. So, iba pa yung Insta360 1R. Okay, kung nakita mo yung review ni Angelo Biker Dude sa kanyang YouTube channel, ang ginagamit niya doon is yung Insta360 1R. Yun yung may mga modular na pwede mong gamitin iba-iba yung configuration para magawa mo siyang 360 camera and then magawa mo siya na parang GoPro style na camera lang din. Ako naman, ang ginagamit ko usually is yung GoPro, pero since nadagdag ko na to sa aking tools, madalas ko na rin gagamitin to. Natuwa talaga ako sa mga nakuha kong video gamit itong camera na to. At tingin ko may enjoy ko talaga na gamitin to sa mga bike rides and then sa running, also sa swimming kasi waterproof ito. At ngayon, ipapakita ko pa mga videos na nakuha ko gamit ang Insta360 1X2. At kasama na rin yung audio test. So, pakinggan natin kung maganda pa rin ang audio niya kahit na mahangin. Ano mo na, sipin niyo pabalik? Enjoy the moment muna. Bakit? Ay, dad! Ha? Dad! Basta may pababa! Okay? Ano? Pagkakahon! Ay, pagkakahon! Ang tanong huwag mo ititiyad! Trail naman, trail! Yeah, galing mamreno ah! Kaya pagkakahon mamaya! At nandito na kami sa aming destination. Ngayon ko lang napuntahan ang side na to ng Nauhan Lake. At super enjoy kasi maraming ahon. And then ito, lumulusong kami papunta sa tabing lawa. Picture. Magpapahinga muna kami dito and then magpipicture tapos babalik na. Syempre kumuha kami ng mga pictures sa 360 camera na gamit ko. Ito katulad nito, Tiny Planet. Isa ito sa mga features na pwedeng gawin sa Insta360 1X2. Kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin ng video na to at tingin mo ay cool ang camera na to, i-type mo naman ang cool sa comment section sa baba. So pag nakita ko na meron kang comment na cool, alam ko na pinanood mo hanggang dito sa point na ito at tingin mo cool ang camera. Ito naman yung mga sample na pictures na pwedeng makuha gamit ang Insta360 1X2. Pwede siyang pang social media, pang share mo sa Facebook or sa Instagram. Maganda kasi pag na-process mo sa Insta360 app, ay pwede kang makagawa ng mga cool na pictures para pang share mo sa lahat. Baba-vlog tayo! Mamaya!
Okay, paano tayo aahon? Ang dami nang nilusong natin. Ganito lang ang strategy doon. Yeah, yeah, paano strategy? Ako magtatrang ko. Yeah, baka pagtrang ko ka pa nga eh. Baka puro akay. Boss, sabi dyan, boss! Ang malam ko! Tumabi ka dyan! Lubog! Sa pangalan mo ito, anong doon? Lubog eh. Ganyan pala umahon. Ha, ganyan pala. Ganitong ganita lang. Ganyan lang. Napakasimple. Nag-collapse. Uwi na pala yung tatlo, no? Musa, parang mangyayon kanina. Tumayot na kami in. Uy, tatlo doon kanina. Nakabike. Mga nakabike. Gaya na sinabi ko kanina, bakit ko sinabi na hindi ito para sa lahat, okay? Kasi since 360 camera ito, ang nakukuha niya talagang video o yung footage ay 360. Hindi mo agad magagamit yung video na galing dito. Kailangan mo pa siyang i-post process. So, kailangan mo pa siyang gamitan ng Insta360 app para i-extract yung video, i-coconnect mo sa camera, and then i-reframe mo pa. Okay? Ang sagwa naman kung papanoorin mo yung spherical na video. So, i-reframe mo siya kung ano yung gusto mo makita, and then saka mo pa siya i-export. And then saka mo pa siya magagamit. So mayroong additional workflow. Sa mga tao na gusto na point and shoot lang or point and share lang, katulad sa cellphone, kapag kakuha mo ng video, pwede mo na kaagad i-share. Ito medyo hassle. Kasi, yun nga, kapag nakuha mo ang video dito, kailangan mo pa siyang i-post process, meron ka pang framing na gagawin, idagdagan mo ng mga effects, and then i-export mo pa, saka mo pa siya pwedeng i-share, or dadalhin mo pa sa editing software mo para gawin mo as part of the vlog. So, hindi ito para sa mga medyo beginner pa. Para ito sa mga vloggers or sa mga video creators na meron ng experience sa pag-i-edit. Kasi talagang meron kang i-edit bago mo magamit ang video that will come out of this. So, yun lang naman. Pero kung willing kang pag-aralan at talagang gusto mong ma-maximize ang potential nitong camera na to, marami kang pwedeng gawin. Marami pang tricks at marami pang capabilities na kayang gawin itong camera na to na hindi ko pa kayang gawin, naaaraling ko pa, at siguro ipapakita ko sa mga susunod na videos. At ito, downhill naman. At yun nga nagustuhan ko dito sa Insta360 1X2. Safe siya gamitin kasi hindi mo kailangan hawakan at pwede mong i-capture ang moment. Itong mga action na ganito. Ang tawag ko dito mga impossible angles. Kasi hindi to kayang kunin ng ordinary na camera lang. 360 camera lang ang nakakagawa ng mga ganitong angulo. Video to, please click the like button, i-share mo na rin sa mga friends mo na tingin mo ay gusto ng camera na ganito. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe at explore ang aking YouTube channel. Marami akong videos about cycling tips, running tips, and mga videos about active lifestyle.
hopefully magustuhan mo. Always remember, whatever you do, do it all for the glory of God. Thank you for watching and see you next time.